So ayan guys, what's up? Ayan, medyo matagal tayong hindi nakapag-upload dahil nagka-problema ang ating cellphone and ayan, papakilala ko sa inyong tatlong uri ng berdeng aas na makikita dito sa Pilipinas. Ayan, dala natin siya. And etong dala kong aas is may non-venomous, mildly venomous, and venomous or makamandag. Ayan, so ipapakilala ko para alam nyo if ma-encounter nyo kung anong ahas to, malalaman nyo kung mapangani ba siya or hindi. Ayan, ipapakilala ko ah. So, huwag na natin patagalin to kasi uulan. So, bali, mag-start muna tayo sa non-venomous o sa walang kamandag. Ayan, lalabas natin yung walang kamandag na ahas na makikita sa Pilipinas. Ayan. Ito, mag-shed siya. Ayan, so bago ang lahat, disclaimer lang po. Ang mga snake na nakikita nyo po sa video ay rescued at i-release din po sa kanilang natural na tahanan. Ayan, ang purpose lang po ng ating video ay parang ipakilala or parang educational purpose para malaman nyo yung mga dapat yung aray ko. Gotcha guys, ayan. Ayan, ito ang unang snake natin. Ang gonyo sa mga oxypepalum o ang red-tailed green rat snake, ayan. So bakit nga ba siyang tinawag na red-tailed green rat snake? Ayan, dahil yung kanyang buntot ay pula. Ayan, nag-iba yung kulay niya and rat snake siya. Ayan, pangunahing pagkain daw niya is mga daga. Ito ay non-venomous or walang kamandag. Panakagat kayo nito guys. Ito harmless talaga to kasi kahit makagat kayo nito, hindi gaya ng sawa na non-venomous, tapos hihiwaan kayo ng balat. Ito, maliit lang yung sugat. Ayan, kasi pino yung mga ngipin niya. Ayan, ito kasi guys, magbabalat na. Kaya ganito yung kanyang color. Ayan, green na green. Ayan naman yung ano niya. So, trivia lang. Pag namamatay po ito, nagiging kulay violet ito. Ayan. So, huwag nyo nang patayin. Baka mag-ano pa kayo experiment. Ayan na. And yung dila naman niya is kulay blue. So, makikita sila. Kasi arboreal sila. Makikita sila sa mga taas ng puno. Ayan. Sorry, sinisipon. Ayan yung kanyang kulay. And mahaba and mabibilis siya. Ayan yung kanyang balat. Ayan siya pag gumagapang guys. Ayan, asul na asul yung kanyang dila. And yung mata niya ay sumasabay sa kanyang pattern. Ayan, bilog na bilog. Tandaan nyo na yung itsura. Walang kamandag yan guys. Non-venomous and harmless. Kung ma-encounter nyo to, alam nyo na green rat snake ang tawag dito. Ayan. So, let's proceed sa pangalawa nating snake. Proceed na tayo sa mildly venomous. Ito na guys. Yan. Siya ay Ahetula prasina or Asian vine snake. Pangalawang kulay green na snake natin. Ito medyo maldito to, maldita. Sila ay mildly venomous. So, ibig sabihin nun, yung kamandag nila, may kamandag sila pero pang hayop lang na maliliit, pang prey nila. Pero hindi ito tumatalab sa tao. Ayan, if maka-inject siya ng venom sa inyo, kasi rare fang to eh, kailangan nila ng nakadiin na kagat para maka-inject sila ng venom. So, if either maka-inject sila ng venom, ano yung mangyayari? Mangangati lang yung parte ng kinagatan or mamamaga. Yung iba naman is nahihilo or nilalagnat. Pero don't panic, hindi nito kayang pumatay na tao. Ayan, mas payat at mahaba siya sa green rat snake. Ayan. Tapos pag nagagalit siya, nagiging ano yung kulay niya, stripes. Ayan, checkered. Tama ba? Ayan, yung mata naman niya is parang ano yan, kambing. Ano, mahalin tulad natin sa mata niya. Ayan yung mata niya, guys. Ito naman oh, napakapayat niya, kulay green. Hindi lang green yung kulay niya, guys. Meron din itong blue, meron ding brown and yellow. Ito.
And ito ay agresibo, di gaya nung green rat snake na if hindi mo matapakan, hindi sila nangangagat yung non-venomous. Ito mildly venomous and hindi naman delikado sa tao. Kinakain nito guys, mga butiki at maliliit na hayop, palaka, ganun. Arboreal din sila, makikita sila sa mga matataas na kahoy. Pag malaki na, pag ganito kaliit, mga makikita nyo siya sa maisan, sa mga kamoting kahoy. Ayan, kung saan yung mga madaming damo, andun sila. Nalabas to pag umiinit. Halimbawa, umulan ng malakas, tapos pag mainit, nakita nyo nakabilad doon sa mga sanga. Kung makikita nyo, kasi ang ganda nila, ang galing nila mag-camouflage. Kasi yung galaw nila, ayan o. Pag gumagalaw sila, pakita natin yung galaw. Parang, yung ulo niya, parang itsura is dahon, and yung katawan naman niya is parang tangkay. And pag nagalaw sila, iba siya sa mga ahas. Pati dila nila, naka-steady yan guys. Yan, para mas perfect yung camouflage. And pag nagalaw yan, parang sumasabay sila sa hangin. Kasi pag nahangin, di ba yung mga dahon nagalaw-galaw. So, saka sila gagalaw para lumipat ng sanga. Ayan. Kaya madali silang nakaka-ambush ng prey kasi dahil sa camouflage. Ayan. Ayan. Tandaan nyo na yung itsura pa para if maka-encounter kayo nito, malaman nyo agad na isa itong Asian vine snake. Mas payat siya sa unang pinakita nating green rat snake. Ayan. Ang ganda niya pag nagagalit. And medyo agresibo sila guys. And yung kanyang ulo. Yung nating patagalin to, proceed naman tayo sa pangatlo. At ngayon pangatlo guys, at ito naman yung pinaka sa kanilang sa una-una nating dalawa, yung non-venomous na red-tailed green rat snake and yung mildly venomous na Asian vine snake. Ito venomous na to guys. Ito. Ayan yung kanyang itsura. Ito yung tinatawag nating Philippine pit viper. Ayan. Or T-sub. Ayan o. Labo maculatus natin. Dalawang klase siya dito guys. Yung isa is T-flabo yung tawag. Kung saan nagkakaroon ng necrosis ba tawag doon pag nakagat ng venom. Kasi yung venom type nito is hemotoxic. Or pagkabulok ng laman. Kaya iiwasan natin yung mga vipers. Yung itsura niya is triangular yung kanyang ulo. And napakaiksi naman yung katawan. Ang pagkakapareho nila dun sa naunang dalawa is kulay green. Sige, siyempre ka, kulay green. May pareho siya red-tailed green rat snake kasi yung buntot niya is pula din. And anyan yung itsura niya. Mataba sila guys. Matatabang ahas. Yan yung kanyang balat. Ito yung iiwasan natin. Motionless sila guys. Hindi sila madalas gumapang. Di gaya ng mga cobra, rat snake. Nakastudy lang sila sa mga sanga ng kahoy kung saan nyo siya nakikita. Kung may nakita kayo nito, pwede kayong magtawag ng snake rescuer para ilayo or DENR. Tawagin nyo sila. Or pwede rin itaboy nyo sila gamit ang stick pero wag nyo natin silang papatayin guys. So tinawag silang pit vipers kasi yung ilong nila, ayan, ayaw mag-focus eh. Ano ba naman real me? Ayan, nung mga pits, may mga pits or butas sa katabi ng kanyang mata, yan. Yan yung nagsisink ng init ng pagkain nila. Kung sa cobra kasi, tutuklaw yung cobra base sa movement nung kalaban or prey. Eto naman, kahit hindi ka gumalaw, basta maramdaman niya yung init mo, eh yari ka pa din. Ayan yung kapangyarihan ng mga pits. Gaya ng sawa, may mga pits din sila. Heat sensing pit. Ayan. Sila ay docile or maamo. Hindi gaya yung nauna nating pinakita. Hindi sila nangangagat if hindi natin sila naapakan, hinawakan, tangkaing hulihin, or naputol natin yung sangang dinadapuan niya. So, hindi sila nanunugod ng tao, ganon. Ibang-iba siya sa ibang kulay green na pinakita natin.
yung kanya namang kaliskis, ayan, ayaw mag-focus talaga. Parang ano, nung tawag dyan, magaspang kaysa dun sa ibang ahas. Yan yung lalayuan natin. Wala pang anti-venom sa kagat ng dupong or Philippine pit viper. Tandaan nyo na yung ulo, guys. Yan yung pinagkaiba-iba. Ito, guys, nalaki pa to. Yung mga ano natin sa Luzon kasi is mas maliliit kaysa sa mga vipers ng Visayas and Mindanao. Nalaki din to ng mga ganito lang, guys. Tatlong daliri. Pag dikita nyo yung tatlong daliri nyo. And medyo abot din ng ano, isang metro ata. Ako nakagat na ako nito, guys, last. Pero yung nangyari dito sa nakagatan ko, namaga lang siya, guys, ng tatlong araw. And promise talaga, napakasakit talaga ng kagat nila. Parang yung puso mo andun na sa sugat. Ayan, so wag natin silang tatangkain, hulihin, and wag natin silang papatayin. Ayan na, ayan yung mata niya, kulay pula. Ito kasi mag-shed na siya, guys, or magbabalat. So ayan na nga yung pagkakaiba-iba nila sa head. Ayan. Makikita niyo na, pati sa striking position. Ayan yung striking position ng viper. So ito naman na green rat snake, na bait na eh. Ayaw na niyang magalit, guys. Ito. Ay, may isa pa pala akong i-insert. Itong viper is nocturnal or aktibo sila, guys, sa gabi. Sa gabi sila naghahanap ng pagkain. Itong dalawa naman sa umaga. And lahat sila arboreal. Pero kadalasan bumababa itong gonyoso man natin o green rat snake para kumain ng mga daga. Ayan yung kaibahan. Yung ulo nito is circular din, parang brown rat snake. And yung mata, ayan yung mata niya. Yung buntot naman nito is napakahaba na kulay red. Ito lahat green. At ito naman is maiksing ahas lang siya, guys, at mataba. Yan yung pagkakaiba-iba nila. And yung venom naman nila, ito non-venomous, tandaan na, is wala silang kamandag. Harmless. Ito mildly venomous, pero hindi kayang pumatay ng tao. Ito venomous naman. Ang pagkadelikado yung mga vipers. Pero lahat sila is may karapatang mabuhay. Ayan. Huwag na natin silang tatagain, huhulihin para ipet or ibenta. Kasi, guys, ito talaga is pag ginawa nyo tong pet, mamamatay din sila agad kasi yung mga wild is hindi nila kaya mag-survive in captivity kasi may stress sila, hindi na sila kakain, and iba yung buhay nila sa wild kumpara sa kanilang kulungan. Pwede nyo siyang i-rescue if nakita nyong ayan, mga delikado yung buhay niya kasi nasa teritoryo siya ng tao, and ilayo sa mataong lugar, doon yung sila pakawalan. Pwede nyo silang itaboy if makapasok din sila sa inyong territory gamit ang mahabang stick, pero wag hahampasin, guys, ha. Ayan, ito medyo malapit-lapit na sa viper kaso napakahaba, guys, kasi yung ulo niya. Ayan. Ayan, ayan yung tatlong berdeng ahas na makikita sa Pilipinas or sa ibang ano pa. Ito lang kasi sa mga probinsya eh, lalo na sa mga magsasaka, talagang makikita nyo talaga sila. Kaya tandaan nyo na yun, ahas. Pero mas better na way, if makikita, run away. Yun nga, run away. Huwag nyo nang tangkaing sagupaan pa sa ahas kasi mas lalo lang mapapadelikado yung inyong buhay kung pipilitin yung makipagsagupaan sa ahas. Ayan, wala pong ahas na nanghahabol kung hindi sila sinaktan. Ayan na po. Tandang-tanda nyo na yung kanilang mga itsura. Ayan, so please subscribe na sa aking channel, guys, para sa mga video na ganito kung mahilig kayo sa mga nature tripping, ayan, herping. Subscribe nyo na si McDon. And also sa TikTok,
Ayan, tinatamad ako mag ano ng link. Puntahan nyo na lang. Same naman yung name, channel name ko. Ayan, so bye bye guys. Ayan, hope you enjoy the videos. Babush!